Hello mga kabagis, welcome back to my channel. This is your coach Junie again. So, kakapasok lang na balita regarding doon sa case na ikinakaharap ng mga grupo o kampo ni Kibuloy. So, panoorin nyo lang itong video na to kasi after this, ipapakita ko sa inyo yung mga detailed information. Basahin natin ng sabay-sabay. And then, after that, I'll give a certain comment kung ano yung mga ginagawa ni Kibuloy ngayon na dapat tayo ay maging aware. At sana ang human rights group, no, ito ay kanilang tingnan din. Kasi kapag mayroong mga cases na ganito, yung human rights is palaging nandyan na gustong tumulong, di ba? So, let's see. And then, I'll give a certain feedback after this. Thank you.
Hello, hi mga kabagis, welcome back. So if it's your first time here in my channel, don't forget to click subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa mga uploads ko. Yan, so today, kakapasok lang nga ng balita regarding dun sa case ng grupo ni Kibuloy. So kung makikita natin from that report, makikita natin doon na talagang maraming mga violations ang ginawa ng grupo ni Kibuloy. Unang-una, yung immigration fraud scheme na sinasabi doon. At saka maraming mga reklamo. Yung pamimilit nila ng force collections, yung force na pag malimos or donations kung tinatawag, at mayroon pang quota. At saka yung na-mention doon na yung mga Pilipino na mga member, hinikayat nila na makapag-asawa ng mga member din na mga foreigner para mapadali yung ano nila doon, yung approval sa pag-stay sa US, yung nga yung green card. So, ang daming mga violations, no? So, kung titingnan natin mga kabagis, ang akin lang naman is I just want to share my perspective, my thoughts on this case. Nung una, ang daming mga pahayag ni Apollo Kibuloy na hindi sang-ayon sa Biblia, where in fact sabi niya magtuturo siya kung ano yung itinuturo ng Panginoon sa atin. But as we all know, the Bible is the Word of God itself. So no need for us to argue that. But for him, self-proclaimed siya na anak ng Panginoon, appointed son, which is really far from what the Bible is telling us. So kumbaga, ginagago niya yung mga tao. I don't like that idea na harap-harapan niyang ginagago yung mga tao. Na yung mga member naman, na hindi man siguro yan mga mangmang yung mga tao na yan, walang ginagawa. You know, naniniwala pa rin sa kanya. At saka patuloy pa rin yung pagsuporta sa kanya. Aywan ko kung ano to, kamangmangan to, or mayroong spell. I don't know kung ano yung ginagamit ni Kibuloy. But for me, ha, as a ordinary people, as a, you know, ordinary citizen na makita, nakapag-aral ka man o hindi, simple strategy or simple na pagkaintindi ng mga bagay-bagay, mayroon bang anak ng Panginoon na nagsasabi pa na siya ang may-ari ng universe, siya ang may-ari ng mundo? So ang akin is parang pera-pera na lang lahat itong ginagawa ni Kibuloy. I don't want to address him as a pastor kasi unang-una, he is not qualified. He is not, again, qualified as a pastor. Kasi ang sinasabi dyan sa 2 Timothy, na qualification of a pastor, unang-una, has a humble heart, has a pure heart. So wala na siya dun. Kung may humble heart ka, do you think papatol ka sa mga kahit sino na lang? You know? Pure heart, kung may pure heart ka, do you think na makaroon ka ng issue na kagaya niyan na mga pag-force mo, pagbigay mo ng kuta sa mga member mo just for you to enjoy the collections and the money? And do you think, harap-harapan yun eh. Kaya nga sabi ko, parang mayroon siyang ibang nangyayari dyan sa loob ng Kingdom of Kibuloy. I don't wanna say Kingdom of Jesus Christ, but it's Kingdom of Kibuloy. It's His Kingdom. So, hindi ko mawari, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon marami pa rin naniniwala, marami pa rin mangmang, marami pa rin nagpauto. Or, Bisaya man ko, no? So, ako ni Binisayo, daghan gihapon kaayo ang nagpakabuang, nagpakabuta
nagpakahilom sa mga nanghitabo. Maybe because kay Buloy has all the money na pwede niyang manipulahin lahat. Pwede niyang gamitin yun para maging malinis pa rin yung tingin, yung pagkatao niya sa tingin ng mga member. Kasi nga, mayroon siyang ganyan. Pera-pera na. So, this is not just for Kay Buloy. You know, as you can see, maraming mga you know, grupo na napakaganda ng buhay pero wala namang trabaho. Isang pastor, isang, you know, preacher, pero ang daming pera kung mag-travel, mag-business class. However, ma-question mo talaga kung saan niya kinukuha yon. So, para sa akin kasi is parang pera-pera na lang ang lahat. At saka, I just want to give a certain point or itatama ko yung mga maling sinasabi ni Kay Buloy na anak siya ng Panginoon. Hindi, walang anak ng Panginoon na ganun. If you can see the characteristic of Jesus Christ as a Son of God, nga he humbled himself, nagpakatao siya para maintindihan ng mabuti ng mga tao ang plano ng kanyang Ama na nasa langit. Kasi kung gawin ng magic ni Jesus Christ that time, hindi mo maintindihan yun. That's the reason why naging tao siya. But at that point, bilang tao, hindi siya naging sakim. No, hindi siya nagpadala. Yun nga, maraming temptations na na-encounter niya with Satan, but wala, walang nagawa si Satan dahil nga Diyos sa Jesus Christ. Bilang tao, he is still clean, he is still, shall we say, God. Dahil alam niya. But ito, anak ng Panginoon daw, appointed son of God, na involved sa mga ganitong klaseng mga gawain, pera, I don't think so. Kung kayo may isip kayo, mga member, o kahit sinong tao dyan, you will really agree with me na walang ganong klaseng Panginoon. Kung nagsiself-proclaim ka, ewan ko sa'yo. Gawin mong Panginoon sarili mo, but I just wanna say, stop fooling people. Huwag mong gawing gago yung mga tao kasi hindi lahat mapasok mo sa bulsa mo. Hindi lahat pwede mong gamitan ng alubang mga hurim-hurim or any spell na pwede mong gamitin. So yun lang. Dismayado kasi ako kasi he is, you know, trying to project as godly, but at the back of his godliness nga na ipinaproject niya, ang daming mga kabalbalan, ang daming mga ginagawang hindi mabuti. So for sure, itong namang report, itong namang ganitong klaseng incident, gagawa na naman niya ng sabihin na ano lang, propaganda, ganyan. So, pera-pera. Maraming pera si Kay Buloy, so kayang-kaya niyang gawin yun. So, yun lang. Ang sa akin is, ang hirap kung ganito na lang palagi. So, it's time for us to maybe do move or shall we say do a certain action na mabigyan din ng ano ba? Problema konti si Kay Buloy kasi ang dami na niyang pera. We don't know kung magkano ng pera ni Kay Buloy, but for sure marami yan. So ang atin lang dito, let's try to convince human rights, you know, human rights group. Ito, human rights violation to kasi forcing someone to solicit money and then, you know, trying to give a different reason to people na magbigay pero ang ending pala is papunta lang sa kanilang grupo, sa isang tao, pero hindi naman napunta doon sa sinasabi nilang
papuntahan ng pera. So it's panluloko to eh. Harap-harapan na panluloko, harap-harapan na panggagago, na siya lang ang nag-enjoy. Kawawa yung mga member na ganun. Wala silang boses siguro, wala silang mapuntahan siguro kasi yun nga, hawak ni Kibuloy lahat eh. Kaya sabi ko, kawawa sila. Hopefully, maano na to, we will put an end. So, human rights, let's try to do some move. Kasi kung iba dyan ang kuwan, hindi pa nga nagawa yung sinasabi, nag-react na kayo kasi human rights. Pero ito, klarong-klaro ng human rights violation, wala pa kayong ginagawa. So we really have to make some move para makita namin kung ano talaga ang human rights group. Thank you so much.